Guys, alright. Dito na po muli ang tiga si Mr. at Commander. Welcome back to my channel. Guys, ang video po natin ngayon ay gagawa po ako ng tutorial. Bibigay po ako ng tips sa inyo kung paano ko po nakuha ang 1,000 subscribers in 1 month lang. Meron po akong 5 tips na ibibigay sa inyo. Ito po ang didiscuss ko sa inyo ngayon. Pero bago po natin ituloyan, sa mga bago pa po dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, comment, like, and share. At syempre, huwag niyo rin pong kakalimutan na i-hit yung notification bell para for more videos. Kasi kung isusubscribe niyo lang, hindi po kayo ma-notify kapag hindi niyo po kinalimbang yung bell. So, importante din po yun. Pakitapik nyo rin. At guys, kung nasimulan nyo na po yung video natin na ito ngayon, tapusin nyo na po kasi sayang naman po yung mga tips na ibibigay ko. Actually, 5 tips po ito. Pwede nyo po may i-upload po sa channel nyo. Ito po yung mga talagang ginawa ko para hindi ko sabihin, ito yung mga ginawa ko kaya nakakuha ko ng 1,000 subscribers. Plus, 1,000 plus subscribers in 1 month lang po. So, tapusin po ninyo ang video na to para makatulong po sa inyo. Alright guys, bali meron na po tayo ng part 1 ng video na katulad ito, yung tips para dumami ang subscriber. Nandyan po yan sa may baba sa comment section yung link ng part 1 natin. Pwede nyo pong panoorin yun dyan. So, tara, simulan na po natin. Ang tip number 1 ko po ay dapat meron po kayo, bago pa kayo magsimula ng channel ninyo, dapat nag-iisip na kayo kung anong magandang konsepto ninyo. Kung concept, yung inyong, like for example, kung marunong ba kayong kumanta, pwede niyo pong gawin yung vlog ninyo is puro sa kanta lang. Kung marunong kayo mag-drawing, pwede niyo pong gawin yun. Or marami kasi yung gumagawa ng mga vlogger na kung ano-ano lang, so hindi naman po yung parang maganda, ano, parang walang katuturan. Yung iba dyan gusto lang magpasikat o gusto lang nilang magpatawa. So yung iba dyan talagang passion nila yung paggawa ng o pag-share ng vlog. So dapat alam niyo po kung ano ang inyong magiging yung dahilan ng pagbablog ninyo. So dapat meron po kayong matibay na plano kung kayo po ay magsisimula ng inyong vlog at kung bakit nyo ba ito ginawa. So ayun po yung tips at tip number 1 ko. Okay guys, tip number 2, ito sinulat ko, gumawa kasi ako ng sulat para di ako malito kasi hindi naman tayo magaling sa pagkakabisado eh. So ang tip number 2 ko po ay maging consistent dapat po kayo sa paggawa ng vlog ninyo. Be consistent sa paggawa ng vlog. So, paano ba maging consistent? So, dapat, pag dyan na yan, nasimulan nyo na, dapat meron kayong plano kung pwede po kayong gumawa ng vlog once a week. Kung hindi ko nga medyo talagang busy kayo, at least sa loob ng 2 linggo, meron po kayong isang vlog. So, kasi aabangan ng mga viewers niya kung magkakaroon na po kayo ng subscribers, aabangan po nila yung vlog. Commander, humingi ka sa kabila, nakahiga kasi sa sorry, naka-live ko pala. Hindi, hindi ko live. Hindi ko live eh. So, naputol po tayo, no? Naantok pa si Commander. So, sabi ko, be consistent po, ano? Make sure na quality ang mga gagawin inyong videos. So, and advice na sa akin kasi ako halos araw-araw ako gumagawa ng vlog eh. Kahit na medyo maliit yung mga konti lang yung nakukuha kong views, at least consistent po. Nagiging po yung watch time hours ng channel ko. So, kung hindi nyo po kaya ng araw-araw, at least once a week. So, yun po ha. Isa po yan sa
tip para maging consistent ang inyong pag-vlog. Huwag niyo pong kalimutan guys yung kuha na ito, pinakamagandang tip. Kailangan ang video po ninyo is quality. Mas maganda po yung quality ang video niyo kaysa sa quantity. Marami nga, kung hindi naman na wala naman masyadong matututunan, much better na mag-focus kayo sa paggawa ng quality video niyo at least kahit once a week yan. Siguradong panunuorin yan ng sa mga viewer niyo or subscribers niyo. So yun, dagdag ko po yun sa tip number 2. So yun, number 3 na tayo. Ang tip number 3 is dapat guys mag-engage sa mga subscriber ninyo at audience. Paano ba mag-engage? No? Simple lang yun guys. Paano mag-engage? Siyempre, nagko-comment sila sa video mo, di ba? So dapat, meron ka naman din na time para replyan lahat yan. Isa-isa, magkaroon ka ng bigay ka ng oras para replyan sila. Kasi sa ganung pamamaraan is sa ganung paraan at least babalik-balik ang kanila kapag mag-engage ka sa mga viewers or subscribers. Siyempre guys, huwag mong kakalimutang i-like o pusuan yung mga comment nila. Pwede mo rin i-pin kapag lalot yung comment ng subscribers or audience mo is pasok na pasok dun sa content ng video mo. Siyempre guys, kapag marami nag-i-engage sa iyo, siyempre, tapos nire-replyan mo siya, sigurado magra-rank up sa algorithm ng YouTube ang mga videos mo. So, sigurado babalik-balik ang kanila kasi natutuwa sila kapag nagre-reply ang isang vlogger sa kanyang mga audience. Tip number 4 na tayo. Ilan to? Dalawa na lang to. Number 4 and number 5 na lang itong tip na ibibigay ko sa inyo. So, tapusin nyo ito guys ha. Sayang. Magagamit po ninyo ito sa vlog ninyo. Lalo tayo nagsisimula pa na ito. Katulad ko, nagsisimula pa lang din ako. No? So, tip number 4. Maging totoo sa sarili. Maging natural dahil ikaw mismo ang artista, di ba? Katulad din yan ng isang TV program at ikaw ang host. Yun, di ba guys? Parang TV vlog lang yun. Abas natangkili kasi ng mga manonood yung isang programa kapag ang host is natural mag-deliver ng kanyang mga sinasabi. Yung bang tipong hindi kinabisado or binabasa. Pwede rin naman yung binabasa. Actually, gano'n naman talaga karamihan. May binabasa yan. Pero at least, natural mong ma-i-deliver yung pinapaliwanag mo or sinasabi mo. Tulad ko po guys, mas gusto ko po yung ganito, parang natural. Meron akong guide na ginagawa. Pero yung pag-deliver ko, yung ako to mismo yung wala akong ginagayang pananalita, kundi yung ako mismo yung paano ko magsalita. So yun guys, huwag po ninyong kalimutan na maging natural sa sarili nyo. Magpakatotoo lang kayo sa ginagawa nyo. Huwag po kayong mahihiya. Normal lang po yung hiya-hiya na yan. Huwag din po kayong matakot magkamali. Pwede nyo naman i-edit yan. Eh. Ma-i-edit nyo naman yung sa ano bang apps ang ginagamit nyo sa pag-edit. Sa akin kasi KineMaster. So, ma-i-edit nyo yan. Yung isang pagkakamali dyan sa mga pananalita mo, pwede mo naman gawin na positive yan. Lagyan mo ng konting parang yun yung nakakatuwa, di ba? So, yun guys, ang tip guys, meron lang ako idadagdag sa tip number 4 natin. Alam nyo guys, sa vlogging kasi ikaw mismo ang pandito eh. Ikaw mismo ang artista. Wala kang director. Apo! Bander po, ayan. Ayan. O, magsalita nga, kumusta yung mga viewers natin, mga subscribers natin. Kumusta po kayo, puyat ako. Puyat daw siya. Eh, kagabi sana, magla-live kami, kaya lang, inantok na eh. Kaya yung live namin kanina, palpak. wala halos na nood. Ang hirap po talaga, di ba? Na first time namin mag-live stream kanina. Meron pong isang subscriber na nood, pero sandali lang din siya. So, pero dapat hindi po kayo panghihinaan ng loob kasi nasimulan nyo na yan eh. Dapat ituloy-tuloy nyo na yan.
Alright. Tip number 5, guys. Last na tip ko na po ito, no? Ito po yung part 2. So, asahan po ninyo, meron pa akong gagawing mga tip. Paano ako nagparami ng subscriber at yung mga may experience ko, isi-share ko po yan sa inyo palagi-lagi. Para nang sa ganun, makatulong naman din po ako kahit paano dun sa mga nagsisimula pa lang. Nakakagaya ko din naman po. So, ang tip number 5, don't quit. Huwag po kayong mag-quit. Huwag po kayong panghihinaan ng loob. Kasi parang one lang yan eh. Di po ba kung meron po tayong mga pangarap sa buhay, paano ba natin makukuha yun? Yung mga pangarap natin sa buhay kung tayo ay bata pa. Siyempre, unang-una, mag-aaral tayo mabuti. Tapos, high school, college, pag natapos na tayo ng college, ayan na, magtatrabaho na tayo, di ba? Kung halimbawa, pangarap natin is magkaroon ng magandang bahay, magandang kotse. Hindi mo lang makukuha agad-agad yan kung halimbawa, simpleng tao ka lang. Yun nga, nag-aaral ka para maabot mo yung pangarap mo, nagtrabaho ka. Dapat, maabot mo muna yung magandang trabaho mo kung halimbawa, kumuha ka ng kursong kwan, engineering, di ba? Kung ano yung naging kurso mo sa college, kasi yun naman, kaya mo nga kinuha yung kurso mo kasi yun ang gusto mo. So, yun dapat ang magiging profession mo. Doon po papasok na makukuha mo na yung mga pangarap mo. Diyan na yan magsisimula. So, tuloy-tuloy na yun. Kaya, guys, huwag po kayong mag-quit. Katulad din yan dito sa vlogging. Marami kasing vlogger na sa umpisa. Sinasabi nila, napakahirap naman yan. Ang hirap kumuha ng subscribers. Totoo naman po eh. Hindi naman po talaga gagalaw yung subscriber nyo kung wala po kayong gagawin dyan. Kaya nga po may mga tutorial kung paano mapaparami yung mga subscribers. Tulad po yan sa part 1 nito. Ang part 1 nito, ang tip ko doon sa commenting. Yung commenting niya, nakakuha ko rin po kay Kwan yan, kay Breederhood. Napanood ko yung video niya. So, sinunod ko yung mga tip niya ron. Kaya, sa loob ng isang buwan, yun, napaka-effective po. Nakakuha po kami ng mahigit 1,000 subscribers sa isang buwan lamang po. Hanggang ngayon, hindi na patuloy ko rin pong ginagawa kahit minsan busy. Sinisingi ko pa rin yung time para matuuno ng pansin yung pagpapalaki ng channel ko. Katulad lang din yan, guys, ng pagtatanim, di ba? So, kung meron kang tinanim, siguradong meron ka rin ng mga aanihin, di ba? Make sure lang na yung itatanim nyo is hindi bomba kasi sigurado sa pagkayo dyan. Guys, syempre, tandaan nyo rin yung isang kasabihan na ang umaayaw ay hindi nagwawagi. So, huwag kayong aayaw. Ang nasimulan nyo na yan is pinutuloy nyo yan. Huwag po kayong mag-quit. Tatapos na po yung video natin na to. Binigay ko na po sa inyo yung 5 tips sa part 2 natin ngayon. Kung ano mga ginawa ko na, pwede nyo rin gawin para sa vlogging ninyo. So, guys, maging positive po kayo. Guys, tulad ko, nag-uumpisa pa lang din naman ako. Hindi pa rin ako na mo-monetize. Napakalayo pa po nito. Para sa akin, hindi po ako susuko. Hindi po ako mag-quit kasi passion ko rin po yung pag-share ng mga ganito, yung mga parang acting, parang artista, di ba? Kasi ikaw mismo yung artista sa sa vlog mo. So, yun guys, huwag po kayong susuko, katulad ko, hindi po ako susuko dahil hindi naman po ako wanted. Hindi, joke lang. So, yun guys, hanggang doon na lang po. Commander, medyo ayos sa mama, nakahiga lang ko dyan. Makikinig. Puyat ako, puyat. Puyat siya. Puyat, naglalaba. Umalis, tulog. Ayun. So, ako lang muna yung gumagawa ng vlog na kahit wala masyadong nanonood. At least, yung mga taga-suporta pa rin. Alam ko balang araw, lalaki to. Guys, samahan nyo po ako lagi ha. Kasi pag lumaki to, yung mga lagi kong taga-suporta, yung mga subscriber nyo nandyan, atakin ko rin kayo. Mag-aatakan po tayo. Basta nandyan po kayo, mag-comment kayo sa mga video ko. Pinabalingan ko naman agad yung mga subscriber ko na lagi nandyan. Binabalingan ko po sila. Tulungan lang po. Ganun po. So, yun po ang sigreto nito para sa akin. Hilahan pataas.
So hanggang doon na lang po muna muli ang Tigasing Mister at si Commander nandiyan sa tigaan. So hanggang sa muli guys, sana makatulong po itong video ko ngayon. Medyo medyo emotional tayo kasi gusto ko na rin pong lumaki tulad nyo yung channel natin. So huwag, sa mga bago po dyan ha, huwag nyo po ninyong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, mag-like, mag-comment po kayo para may po tayong pag-uusapan, share nyo na rin po. At syempre huwag nyo rin po kakalimutan kalimbangin yung bell niya kasi pag kinalimbang nyo yan yung bell na yan, manonotify po pag meron po tayong video. Hindi po kayo mahuhuli sa kwa natin, sa topic natin. At kung gusto po niya ng shout out, sabihin nyo lang. Shout out po kayo ng malakas. Guys, meron akong nakalimutan. Shout out ko pala si ano ba i-pronounce to? At Mio, ATMio46 Motovlog. So, yan siya. Shout out sa'yo, boss. Salamat. Sana lagi kang sumuporta sa channel. Bye-bye.